Hello guys, good morning. So nagbabalik si Batang Saudi guys. So ngayon guys, nandito ako guys, may sasabihin ako sa inyo guys. So alam mo guys, may gusto akong i-share sa inyo guys. So ito ay tungkol sa trabaho guys, no. Sabihin ko sa inyo guys, wala nang patumpik-tumpik pa sa ako guys. Nung bago pa ako nung abroad dito guys, gusto ko talaga pumunta ng Europe country. So ngayon, mas lalo akong naingit kasi yung kapatid ko nandun na sa Europe, part ng Europe. So di ko lang masabi kung saan sa Europe yan, ha. So nandun sila ngayon sa Poland, katabi ng Poland, dyan sila ngayon. So ngayon guys, so naingit ako guys, sabi ko ba, buti pa siya, nakapunta na siya doon. So ngayon, sa pag-isip-isip ko, ano kayang meron sa Poland, no? So na-research ko guys, so mga kabatang Saudi na-research ko. Ngayon na-research ko sa YouTube, may mga vlogger din kasi doon eh. So nakinig ako. So guys, malaki parang pinagkaiba nila, no? So ng trabaho, sa doon sa Europe country, at saka dito sa Saudi. Ako guys, sasabihin ko yun guys, 8 years na ako dito sa trabaho ko, no? Dito sa Saudi, 8 years na ako dito. So guys, laki pa na ng pagkaibahan ng trabaho. Kasi alam nyo ha, ganito. Dito sa Saudi, pag may sakit ka, medyo masamang pakiramdam mo, pwede ka mag-excuse. Sabihin mo, mudir, engineer, o sino ba yung supervisor mo, masakit katawan ko, ayoko pumasok, o hinihika ka, o. Maganda guys, o papayagan ka guys, wala nang parami-rami pang tanong yan guys. So may overtime ka pa, ha? Ang laki talang trabaho, tapos hindi ka masyadong pipilitin sa trabaho. Minsan ikaw pa ang galit eh, di ba? Tapos pagtapos ng isang buwan, minsan galit ka pa kasi overtime mo konti lang, eh nasa mahigit halos sobra pa sa sahod mo yung overtime mo, di ba? O kung kumikita ka ng, kung nagkakasahod ka ng 2,000 dito, yung sahod mo, at saka yung overtime mo, pag sa amin, nasa 3,536. Ganun guys, ha? So yung overtime mo guys, pag nasa 2,000 yung sahod mo, nasa 1,213,14 real. So malaki rin, ha? Wala ka masyadong ginawa nyo, automatic bibigyan ka ng company ng overtime, free allowance, may pagkain, libreng bahay, libreng kurente, ha? So ang gagawin mo, babudgetin mo na lang. So hindi masyadong strict sa trabaho, medyo mainit ka lang dito, pero hindi pa tayo ng trabaho dito guys. Nakadepende sa iyo. At saka yung trabaho dito, ha? Hindi mo kailangang ipakita na talagang mabilisan. Normal lang trabaho dito, guys. Normal lang tulad ng ginagawa ko, guys. Nasa maintenance ako, guys. So kung may sira, gagawin ko, wala na sila pakialam kasi iba yung sa workshop department. So ngayon, guys, mabalik naman tayo dun sa Europe country, guys. So nag-research ako. So tiningnan ko yung mga vlogger. Sinasabi ng mga nagtatrabaho doon, ang hirap daw kasi akalain mo ang hospitalization, sila pang magbibigay, tapos ang laki pa ng tax na babayaran nila, di ba? Tapos yung pinakamalaking sahod, ha? Kumikita sila ng, yung 45,000 na yun, nakikitain mo, may tax pa yun. Kung binata ka, may tax yun. So, magiging 35,000 na daw sahod mo, tapos, no work, no pay doon. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang sahod. Ganun doon. Wala kang sahod, tapos, may evaluation, every day. Tinitinan yung trabaho mo, kailangan trabaho ka talaga, focus ka talaga sa trabaho, tapos may evaluation, titingnan ko ilan yung average ng trabaho mo. Tapos pag medyo mababa, medyo bagsak ka, so kung sino yung mga matataas, magagaling mo trabaho, malakas, tulad ng welder na yun, na nagsirsya sa kanyang trabaho, medyo bagsak daw siya, so mababa yung mga grades niya, grado niya, so hindi siya nabigyan, hindi siya naisali dun sa mga mag-overtime. Ganun doon guys, so result oriented sila doon. So hindi kailangan doon ang pakuha-kuya-kuy. Hindi pwede doon yung trabaho na patago-tago kasi every time may supervisor lang nakatingin sa iyo. Ganun ang trabaho sa Europe country, guys. Ha? Tapos, ang sinasabi nila, mahirapan daw. May nag-abroad pa doon na galing sa Kuwait, ha? Galing pa sa Saudi. Nag-cross country, kumikita ng 40,000 dito. Nagsisisi sila kasi bakit pala sila pumunta doon? Tapos guys, yung pagpunta nyo doon sa lugar na yan, ha? Kung ano daw yung napagpirma nyo sa kontrata, hindi minsan daw, hindi daw nasusunod yun. Totoo. Kaya ang dami rin pala naghihirap doon. Yung kumikita na doon ng 50,000 sa Europe na yan, ha? Yung sa sinasabi na sa nabanggit kong lugar na yan, patay-patay na yan guys. Wala ka ng pahinga. So ngayon, tips na sa akin, ha? So, mag-isip-isip kayo kung pupunta kayo sa mga lugar na yan. Okay lang yun kung sa mga medyo tambay na sa Pilipinas na wala pang trabaho, maganda na yun. Kikita kayo nyo kasi medyo malakas pa kayo. Pero sa dati, sa mga
Kaya guys, pag pumunta kayo sa lugar na yan guys, mag-isip-isip kayo guys, kasi bukod sa pahirapan ng trabaho doon, napaka-stricto. Di ba? So, malaki pang placement fee. So, test ko lang yan sa mga OFW dito, lalo na dito sa Middle East. Kung maganda naman kinikita nyo dyan, ha, kumikita naman kayo ng 40,000 o 35,000-40,000, dito lang kayo kasi pwede kayo magtagal sa trabaho ninyo. Ay, hindi masyado stricto ang patrabaho dito. At saka kompleto lahat. At saka malayo pa sa... Nilalayo tayo sa mga, alam nyo na, yung mga gawain na hindi maganda, yung mga tagay-taga na yan, pambabay, inom, gala doon, gala dito, wala masyado dito yan. Dito lang kayo sa kwarto. Pagdating sa trabaho, internet lang yun lang. Kinabukasan, ganun pa rin magiging cycle ng, yung magiging rotation ng ano mo, activities mo sa pang-araw-araw. Kung yung ginawa mo ngayon, bukas, ganun pa rin. Katapos sa trabaho, punta sa bahay, may internet lang, masaya na. Yun lang. Iwas sa gastos talaga dito sa Middle East. Kaya guys, sa mga nagbabalak dyan papuntang Poland, na lalo na yung mga OFW na balak na mag-cross country, mag-isip-isip kayo guys, ha. So, welder nga lang, ha. Akala ko malaki. Tig welder, big welder, yung maganon. Kumikita lang ng 45,000. 45,000. Pahirapan talaga. So guys, so, hanggang dito lang guys. So, don't forget to subscribe my channel guys para ma-notify kayo ng mga susunod kong video, okay? So, maraming salamat. Hanggang dito lang, Batang Saudi. Papaalam na.